Bakit pa? May bakit takot na takot kayo, ma'am? Ha? May naghahanap ba sa'yo, ma'am? O ano ba? May naghahanap ba sa'yo? At may parang iniiwasan kayo sa sakyan? Mamadali talaga siya. Traffic, ma'am. May wala tayong magagawa. Mahirap po yung singit na singit, ma'am. Mahirap po. Dikit-dikit yung sasakyan. Mahirap kasi pag nagmamadali tayo, baka madisgrasya pa tayo eh. Today is Monday, August 5, 2024. Alright, first booking natin, Maharlika. Alright, so dito ako pumapasok, guys. So di up lang natin ngayon, kaya mabiyahe tayo. Sayang yung araw. So papasok tayo ng Maharlika, guys, dito sa may Taguig City. So malapit na tayo, guys, sa ating first booking. So andito na tayo. Yun, baka si ma'am na yun, no? Hello, ma'am, good afternoon. Yes, ma'am. Ayun. Salamat po. Alright, guys, so naibaba natin ang ating unang booking. So ang binayaran niya ay 85 pesos. Alright, confirm natin. Alright, so tara, hanap tayo ng pangalawang booking. No, di ko alam kung tumumal, no? Kasi dati pag bumibiyahe ako, hindi pa natin naibaba yung ating pasahero, ay pinapasukan agad tayo ng next booking. Pero ngayon, wala. So maghahantay tayo. So gapang tayo, guys, no? Hanggang saan man tayo makakarating. So kung napapansin nyo, ayan, no, maraming tambay. May Angkas Joyride Move It. Time check, ang oras na rin ngayon ay 2:30. Try natin pumunta ng Pimbo, baka sakaling makakuha tayo ron, di ba? So syempre, di pwedeng mag-stay lang tayo sa isang lugar. Ba't tayo magagawa kung walang pumapasok? So tiyaga lang. So kailangan talaga maghanap ka ng lugar kung saan malakas. Kasi may mga lugar din talagang walang gaanong booking. So katulad ngayon, so wala tayo, walang pumapasok. So okay nating bumaba ng Pimbo. Kasi alam ko doon medyo marami ron eh. So andito tayo ngayon sa SM Aura, guys. So pakita ko sa inyo. Ganda ng building, iyo. Wow. 'Di ba? Ganda ng ganda ng design, 'di ba? Unique siya. Hindi katulad ng mga ganito sa ganito. Eh sa Kumu na natin makita yung mga ganitong klase ng building. Pero yung kanya, ibang itsura 'yo. Pero ang totoo eh wala talaga tayong booking. Wala eh. Ganitong oras kasi, mga tol, ay karamihan sa mga empleyado ay nasa trabaho na, unlike sa umaga na karamihan ay papasok pa lang, at sa hapon naman ay karamihan ay pauwi naman. Kaya yung mga oras na yon ay talagang siguradong may booking talagang papasok sa'yo. Wow. So ganitong ano kasi, ganitong oras karamihan nasa trabaho na, so wala na tayong magagawa doon. At ito rin naman kasi yung oras lang natin na bakante. Kaya pagka full-timer ka talaga, maganda kasi unang-una makukuha mo yung incentive sa umaga. Wow. Tapos incentive sa tanghali, hapon. Yun ang advantage sa mga full-timer. Pero sa katulad natin na part-time job lang, wala. Kung anong oras bakante tayo, kung anong oras tayo pwede bumiyahe, so ganun lang tayo. So yun, paliko na tayo. So pupunta tayo ng Pimbo, baka sakaling meron doon. Gapang tayo, gapang. Nako, patay tayo. Tatlo na kaming mubit dito, walang mga sakay, oh. So yun, pinasukan tayo ng pangalawang booking. So ganun talaga diskarte pagka hindi ka pinapasukan ng booking sa lugar kung saan nandun ka. So kailangan mong lumipat. Uy, masikip tong daan na to, ah. Saan yung bakery dito? Ma'am, saan yung bakery dito? MMS Bakery. Ito na yon. Okay, ito pala yon. Sarado kasi. Ayun, nakita ko na. Apa. Alin, ma'am?
Naisabit naman man, no? Ha? Yun. Sakto-sakto. Ayan, salamat po. Ay, okay. Salamat po. Balik tayo ng Bembo. Kaya lang, problema. Parang uulan, wag naman sana. Nakadalawang booking pa lang tayo sa bus. Uulan na agad tayo. Wag naman. Alright guys, so nakadalawang booking na tayo. So ang binayaran ng ating pangalawang booking is the 39 dahil sobrang lapit lang. Alright guys, so andito tayo ngayon sa South Park, no? Dito sa may Alabang. At dito yung drop off ng ating pangatlong booking of the day. So ang oras natin ngayon ay 5, no? Alas 5 na. So yun nga, so di ulit tayo pinasukan ng booking. So pabalik tayo ng Taguig ngayon. So may pang-apat tayo na booking guys. Grabe naman, kaka-accept lang natin. Tanong agad kung nasa na tayo. Kayo na ma'am? Oo. Yata kasya-kasya ba? Ayan. Okay na po. So kailangan talaga guys ay magbaon tayo ng habang pasensya. Katulad nito medyo masugit. So mamadali daw siya. Hindi man pwedeng ganun. Bakit pa? Bakit takot na takot kayo ma'am? Ha? May naghahanap ba sa'yo ma'am o ano ba? May naghahanap ba sa'yo? At may parang iniiwasan kayo sa sakyan? Mamadali talaga siya eh. Tataka lang ako dito kasi may mga sasakyan siyang parang iniiwasan. Hindi ko alam kung bakit. Traffic ma'am, may wala tayong magagawa. Mahirap po yung singit na singit ma'am. Mahirap po, dikit-dikit yung sasakyan. Mahirap kasi pag nagmamadali tayo, baka madisgrasya pa tayo eh. Mahirap ma'am, singit eh, makasagi pa tayo dyan. Grabe to, nagmamadali. Bayad ka naman, bayad na. Magkano? 120 at, tignan ko muna. 137 po. Pero okay naman, sige naman, okay na. Thank you, kuya. Sige po. So grabe yung pang-apat na booking natin guys. Kaya huwag tayo magpapadala sa kanila, no? Lalo na kung nagmamadali, no? So di ko alam kasi kung ano yung nangyari sa kanya dahil una pa lang kaka-accept pa lang natin eh tinatanong agad tayo kung nasaan na. So parang doon pa lang talagang nagmamadali na siya. Ngayon nung pag-pick up natin sa kanya, ayun nga, sabi niya bilisan natin kasi malilit na raw siya sa trabaho. Nakapagtataka dahil mayroong sasakyan kaming nadikitan na Grandi ata yun. Sabi sa akin, kuya huwag kang dumikit dyan kasi baka makita ako ng driver niyan. Tinanong ko naman, ma'am bakit parang nagmamadali kayo at parang takot na takot kayo? Wala siyang sinabi. Bastaan, sinabi na lang, kuya bilisan natin. Sabi ko, ma'am, napaka-traffic po. Hindi po natin kayang isingit ng isingit dahil baka naman po madisgrasya tayo. Sabi niya, sige kuya, basta ganito, ganyan. Nagbayad naman ako ng maayos. Nagbayad na ako sa'yo. Sabi ko, oo nga po ma'am. Kaya lang, iniisip ko lang din po yung safety natin. Kaya sa mga rider, no, huwag tayo magpapadala sa mga ganong pasahero na nagmamadali lagi. So isipin po natin lagi ang ating safety at hindi lang safety natin kundi sa pasahero. Hayaan mo siyang nagmamadali, no? Hindi natin kasalanan 'yon. Kung gusto niyang mas mapaaga ang biyahe niya, edi sana mag-book siya ng mas maaga, 'di ba? Pagka mag-book ng alaang oras tapos ipapasa niyo sa rider na bilisan, aba, mahirap 'yan. Uwi na muna tayo. So kailangan talaga mahabang pasensya.
So first time ko ma-encounter ng ganun, guys. So nagbayad siya sa akin ng ano, ng 120 nung pagsakay pa lang niya, nagbayad na siya. Pero nung pagdating namin sa drop off ay naging 137. Kaya hindi ko na siya siningil. Sabi ko, hayaan niyo na, ma'am.